Nasunog ang isang internet cafe at isang bahay sa Lapu-Lapu City, Cebu. Posibleng dahil daw ito sa overloaded na saksakan ng kuryente. Makibalita tayo kay Randy Gorion ng GMA Cebu. Naabo ang internet cafe na ito sa barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Sumiklab ang sunog sa naturang cafe kaninang madaling araw. Nadamay rito ang isang bahay. Mabilis namang nakaresponde ang mga bumbero kaya nakontrol ang sunog sa loob lamang ng 3 minuto. Ayon sa isang bantay sa computer shop, may nag-spark na linya ng kuryente sa loob ng shop ilang minuto bago sumiklab ang apoy. Pagsugod dire yung siga among nakitaan, ipagawas na kung siguro ang mga tao. Bahalang mga butang o mahabilin, basta ang mga tao makagawas. Dini sa internetan, actually doon ay buto nga among nadungog primero. Ayon sa mga bumbero, posibleng overloading sa saksakan ng kuryente ang sanhi ng sunog. Aabot sa mahigit 300,000 piso ang halaga ng napinsalang ari-arian. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Nasunog din ang 3 bahay sa barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Ayon sa isa sa mga nasunugan, narinig nilang nag-aaway ang mag-asawa nilang kapitbahay. Nagbanta raw ang lalaki sa asawa na susunugin ang kanilang bahay. Pagkalipas ng ilang minuto, sumiklab na nga ang apoy. Inaristo ng pulisya ang suspect sa panununog na si Romel Paras. Itinanggi niya ang paratang. Tinatayang aabot sa 500,000 piso ang halaga ng napinsala sa sunog. Randy Gorion, Nagbabalita, Pilipinas.